1983 kasi ako nag-start talagang matutong mag-work nung mamatay yung father ko. Ako yung pinaka-eldest sa limang magkakapatid. Para lang makatulong ako sa pamilya namin, nag-try akong magtinda ng isda. 8 o'clock tapos ko na ibinta yon. Pasok naman ako sa school, nagta-tricycle naman ako paggabi. Baka sakali akong pumunta ng Manila, mas matulungan ko yung mga kapatid kong mga pag-aaral. Nag-try ako mag-apply as dishwasher, hindi ako nagtagal doon. Nag-cargador na lang ako. Nag-try ako mag-apply ulit yung Liberty Bakery. Nag-resign ako, sabi ko hindi ako makakapag-aaral dito. Sabi ko mag-apply akong janitor. Kasi yung uncle ko nasa isang realty group. Nandun yung broker na ina-applyan ko for janitor. Yung mga ahente doon, sabi nila, Nilo, wala ka namang ginagawa. Ipamigay mo itong mga leaflets, lagyan mo pangalan mo. Nabigyan ko yung isang Mercedes-Benz na may plug pa sa harap. Yung pala, yun ay kotse ni Elaine Cunita na nanay ni Sharon, na asawa ni Mayor Cunita. Yun yung body, una ko nabintahan dito sa Las Piñas. Yun yung first buyer ko. Medyo mahirap yung dinanong ko sa pagiging agent. Yung alabang to sa puti, nilalakad ko yun eh. Pagmigay lang ng flyers, doon ko nga na-realize na abutas na pala yung sapatos ko nung nakaapak ako ng tubig. Minsan, inaabot ako ng alas 12 ng gabi, saka bibigay ng mga leaflets, flyers, sa kalsada. Malaki yung naging papel ng bistalan. Kasi from agent, naging manager, binigyan nila kami kasi ng mga training and development. So ang nagawa ng bistalan sa akin talagang halos dito ako mula hilaw hanggang nahinog sa bistalan. Dito kasi parang sa Camella. Hindi ka trabahador dito eh. Parang isa kang part ng pamilya sa Camella. Dito ko na nakuha lahat yung mga pangarap ko. Nagkaroon ako ng 15 na Innova. Dito ko na rin nakuha yung aking dalawang Audi. Nagkabahay ako dito sa Las Piñas. Pagpatayo ako ng building. Inawardan ako bilang number 1 ng 2013. Nag-iisip ako, bakit ka ako si Mr. Villar hindi umakyat para i-award yung award ko nung bilang number 1. Sabi niya may ibibigay siyang plaki at hindi lang basta plaki. Binuksan na niya yung curtain. Nung makita ko yung car pero hindi pa sa tinatanggal yung cover, doon pa lang sabi ko, Lord, ito na ata yung bigay ng management doon sa pinaghirapan ko. Hindi ko napigilan. Napaiyak talaga ako doon. Lalo na nung binuksan. Sabi ko, wow, ito na yung kotse na gusto ko. Sabi ko, ito yung kotse na pinapangarap ko.